Hello guys, again, this is Carmichael. And dito na naman ako sa bago kong vlog. Meron akong na-discover na pwede palang mag-charge ng e-bike battery gamit ang e-bike. Okay, kasi diba ano, kapag sinasaksak natin sa solar yung iba, merong converter papunta dun sa e-bike battery. But this time, ang ginagamit ko yung e-bike mismo. Okay, let's take a look. Yan, nagpe-pedal ako kanina, mga 20 minutes. And ito yung progress ko ngayon. Kanina, ayan ay 77.6. Ngayon ay 78.03. After 20 minutes, 25 minutes of pedal. Okay, so mamaya continue natin tong video. Okay. Hello guys. Ito tayo ngayong continuation ng video. Ito nagpipedal ako. So ngayon, nasa almost 2 hours na ako ng pedaling. At ang voltahe natin ngayon is 78.5. So kanina 77.6. So ngayon is 78.5. So, 1 hour 40 minutes. 1 hour 40 minutes. So ang bala kong tapusin is 3 oras. So mga 7 o'clock. So it's a good workout. So ito may resistance siya. So na-charge mo na yung battery mo. Tapos imagine mo kung everyday mo 'to ginagawa. You have free energy, especially on emergency situations na walang ilaw. Wala ka solar panel. Dito ka lang sa iyong electric bike. Ayun oh. And I just discovered this by accident ano. Eh meron naman kasi ako mga solar ano, e-bike charger. So by curiosity lang, bigla lang ano kasi nag-umpisa ito sa solar panel ko. Ayun yung solar ano ko. Battery. Sa solar battery sandali lang, 30 minutes kargado na siya or sa 1 hour, sobra-sobra na yan. 12 volts eh. Direkta. So, ito merong converter. And, it's working. It's worth it. So, I'm trying to see kung after 3 hours ba, kaya niya ma-full charge. Or kahit hindi ma-full charge, kahit ma-79 volts lang, 79 plus. That's a very big development. Very big success na yun dahil isipin mo, pag walang kuryente, meron kang backup power station. Okay, again, this is Carmichael. Tutuloy natin mamaya and let's see kung ilan yung mapupuno after the finishing hours of 6 o'clock or 7 o'clock. Okay. Hello guys, again, this is Carmichael at nakatapos na po tayo ng pagpipidal for 3 hours and ngayon ito po yung status ng ating battery charge. Yan po. If you can see that, that's 78.73. So, what does it mean? So, ibig sabihin, successful po yung ating charging, although hindi pa siya full charge, but it is still a usable charge. Kahit pa paano, it is usable. So, sa 78.7, malayo-layo na rin pong maabot niya, siguro mga 20 kilometers. So, nakapag-exercise ka pa. So, ang purpose naman itong ginawa kong video is to maximize yung mga bagay na meron tayo. Okay, lalo na yan, meron akong e-bike, available na e-bike. Hindi ko naman masyado nagagamit kasi wala siyang battery ngayon. But in this case, napakinabangan ko in the most special way, lalo na pag sa solar panel ko, pag nalubat yung battery niya sa gabi, pipidal mo lang yan. Half an hour to 1 hour, halos kargado na yan, 12.7, 12.9, kaya na. From 11.5 volts. So in this case, nagpedal ako ng 3 hours. So naka-garner ako ng 1.1 volt na recover ko. Ang laking bagay nun. So it is a usable energy. And at the same time, na-convert mo yung kinain mo. Okay? Nagkaroon ka pa ng exercise. So it is good. Okay? And for other purposes, emergency purposes is talagang napaka-beneficial. So again, this is Carmichael.
I hope this video is informative and beneficial, and see you again on the next video.